Siyempre, live na ba tayo? Sa... No? Hello, we are live now here in Facebook. Here sa social media page po sa attorney Mark Tolentino for free legal advice. So, any comment, suggestion, please feel free to comment po dito po sa page na ito, sa video na ito, then we will give free legal advice online. So, now, so hello po. So, is my, yung boses ko po, clear ba yung boses natin? Clear? Is my boses clear? Then, after this, then we will start explaining everything. Any questions about clear pa ba yung boses po natin? Yung voice natin clear ba? Ay, yung mga followers natin, by the way, sa mga followers natin, clear ba yung boses natin? So now, we are about 72 yung views natin. Dami ng views. So nag-start pa lang tayo for free legal advice online. And by the way, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng mga followers natin sa YouTube, sa Facebook. As of today, mayroon na po tayo mga more than 100,000 subscribers sa YouTube. More than 100,000 subscribers sa YouTube and sa Facebook po natin. Of course, lalong dumadami yung Facebook po natin. We're about 140,000 plus followers. But yung YouTube po natin, nasa mga almost 2 million views na po tayo. So, thank you po sa lahat po ng mga followers natin dito po sa social media, sa here sa YouTube, sa Facebook, for free legal advice. Kung may mga question po kayo, feel free to feel free to comment. So wala problema. So kung may mga gusto po kayo mga tanong po, you can comment po anything you want. So this is a for free legal advice, online po ito, for free legal advice. So here po, live po tayo sa lahat po ng mga social page po natin. And aside sa social media page, ngayong gabi po, this will be replayed sa YouTube page po natin. As of now, mayroon na po tayong almost 100,000 subscribers po. And hindi lang 100,000 subscribers, we have approximately 2 million views na po sa YouTube. And dito po sa Facebook, more than 2 million views na po tayo dito po sa YouTube. So, thank you po sa atin lahat. So, now, so we will talk about any questions po about sa bata. So, hello po from Israel. So, hopefully makapunta po tayo dyan sa Israel. So, I think that somewhere in clear, Sir Pogi, ay thank you. Pogi daw. So, thank you. So, ito po. I'm here in Jeddah, Saudi Arabia. So, thank you po sa mga followers po natin, mga OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. So, here. Hello po, ask ko lang po, foreigner po yung husband ko. Pwede po ba follow culture nila? First nila, na first name niya ang magiging last name ko. Actually po, as what I've said, if you are a Filipino and with respect sa pangalan nyo, you are governed by Philippine law, okay? So you can follow the surname ng husband mo kasi nakalagay naman po sa ating civil code that you may follow the surname of your husband. But as what I've said before, it is not absolute. Sinasabi ng batas, the wife may use the surname of the husband. When you say may, it is not absolute. You may or you may not. That is with respect to the wife. So with respect to the wife may or may not use the surname of the husband. Unlike po sa mga anak, mandatory pag mga bata ang pinag-uusapan, mandatory na gagamitin talaga nila ang apelido ng kanilang tatay. Basta they are legitimate child. So if they are legitimate child, gagamitin nila ang apelido ng kanilang tatay. When say legitimate, anak po sila sa loob. Ibig sabihin, si tatay at saka si nanay, kasal po. So, ibig sabihin, gagamitin po nila mandatory ang apelido ng kanilang tatay.
except kung illegitimate sila, as a general rule, ang gagamitin nilang apelido ang apelido ng kanilang nanay. Except pag na-recognize sila ng kanilang tatay na anak sila, so na-recognize, in-acknowledge, nakalagay po sa birth certificate, nakalagay sa likod ng birth certificate, or nag-execute ng affidavit of acknowledgement yung tatay. So second, pumapayag yung nanay na gagamitin ang apelido ng tatay. In that case, pwede nang gamitin ng anak kahit illegitimate child siya ang apelido ng kanilang tatay. But that is only provisional, or say that is discretionary on the part sa kanilang tatay at saka sa kanilang nanay. Basta illegitimate child. Okay, let's proceed. So we have here, so I need help, attorney. So okay, from Lebanon. Uy, dami tayong mga followers from Lebanon. So clear na clear ba yung boses natin? How about yung pagmumukha natin, clear ba? So mayroon nagsasabi na hindi daw clear. So as of today, mayroon na po tayong 200 followers. Okay, I need advice po. Nag-rent po ako sa isang condominium sa Quezon City, and we use the room as an office since for commercial leasing naman po siya noong January 13, 2020. Ako nag-start for rent 25,000 per month. So ang total ko pong naibayad is 75,000, which is 1 month advance and 2 months deposit. Then the owner, unit owner and I had naputol. So sana yun. So with respect sa rent po, mas maganda talaga na may kuan kayo, may tinatawag na contract kayo. Kasi pag may contract kayo, it is actually protection po yan ng owner at saka yung nag-rent. Okay? It's a protection. Hindi ka pwedeng basta-basta paalisin kung may written contract po kayo. Okay? Kung may written contract kayo, yes, yung owner is the owner, but ikaw, kasi ikaw yung nag-rent, nagbabayad kayo, ikaw yung may-ari ng possession over the property. Kasi sabi ng batas, there are two concepts ng law. Itong tinatawag na possession and ownership. Pwede ikaw yung owner ng property, but wala kang karapatan mag-possess ng property kasi yung property mo, binenta mo na ang possession ng property na yan. Pag binenta mo na yung possession ng property na yan, yun ang ibig sabihin ng rent. Pag yung nag-rent ng property, hindi pwedeng basta-basta paalisin pag may written contract. Kasi sabi po ng Civil Code ng Pilipinas, dapat pag real properties ang pinag-uusapan, dapat it should be in a public document. So very clear po, kailangan it should be in a public document. So pasensya po, minsan yung videos po natin na ma-blurred kasi we are not yet in a good internet connection as of today. So maybe hopefully next week or 2 weeks from now, maganda na po yung connection natin. So malinaw na po, loud and clear yung boses po natin. At the same time, yung pagmumuka natin dito po sa social media, loud and clear. And ngayon, hindi pa masyadong loud and clear kasi yung internet po natin hindi pa masyadong mabilis, okay? But hopefully, in next week or 2 weeks from now, maganda na po yung internet po natin. Okay, hello Mark, watching from Bataan. Oh, from Bataan. Hello from France. Oh, from Europe, France. Sana po makapunta po tayo dyan sa France, sa Europe, sa city, yung lalo na doon sa city of Paris. Okay. Hello, attorney. Paano ko gawin if na-reopen? Ano yung na-reopen? Yung kaso, okay? Yung kaso, pag na-reopen, ibig sabihin, tuloy ang kaso. Minsan kasi, pwede naman i-suspend yung kaso eh. Or may tinatawag na provisional dismissal. Yung provisional dismissal ng kaso, ibig sabihin, pinatulog lang ang kaso, but hindi pa yan file na na-dismiss. Possible kasi na sabi ng court, ng judge na, okay, yung kaso mo is provisional dismissed, so pag-usapan nyo yan. May mga condition kayong dapat sundin. Kung hindi nyo nasunod, pwedeng buhayin yung kaso. So ibig sabihin, yung kaso, hindi yan final. Pag hindi pa final, ibig sabihin dyan, provisionally dismissed. Pag provisionally dismissed, pwede pa yan i-reopen, pwede pa yan buhayin yung kaso mo. Okay? Loan versus me. Redundancy na natanggal. Okay. I need advice po. Okay, ito na yung sa rent yata. Okay. So, ang daming nag...
ang haba-haba ng mga message po nyo, hindi ko masyado mabasa po yan. So please, if you have a message, may mga tanong po kayo, please make it short, brief, and definite. Okay? Short, brief, and definite para at least mabilis pabasa natin. Kasi as of today, mayroon na po tayo 185 views. Okay? Views, live views po yan. And iba naman po yung pag-review after the replay dito. Okay, I need advice po. Okay, this is a condominium property. So, may naghulog na siya ng 75,000. 2 months na, pinirmahan nilang nakasaad mo so na 1-year contract kami. Pag ako po ang nag-breach, okay. So, this is a contract. Kung sino po yung nag-breach ng contract, so there you can be liable for damages. Kasi, very clear po, pag may written contract, dapat susundin po natin yung contract po natin. So, mas maganda yung contract na yan, hindi unfair. Mas maganda, kung may ginagawang contract yung owner ng property, dapat basahin nyo, pwede mo baguhin yun, hindi pwede yes or no ka lang. Kasi minsan, pag wala kang binabago sa contract na yan, in the long future, in the near future, baka may problema kayo, yung contract, possible na matatalo ka sa contract niyan. Kasi minsan, unfair yung contract. So, mas maganda, bago ka mag-perma ng contract, kung may gusto kang baguhin sa kontrata na yan, baguhin mo na, okay? Hindi lahat dapat kasi ang contract should be based on the meeting of minds between the parties. In say meeting of minds, kailangan kayong dalawa nagkasunduan based sa pag-iisip ninyo, based sa kasunduan ninyo. Hindi pwede na nag-permahan kayo ng kontrata na minsan may iba dyan, hindi nga binabasa, perma-perma. So, minsan, aabot sa demandahan. So, mas maganda magkasundo kayo bago kayo bumirma ng kontrata. Okay, ayoko umuwi kasi naman po nagbayad ng warrant kasi naghahanap po ako ng bagong work. Okay, this is with respect sa support. Last niya na madala po, attorney, may banta ang babae, i-reopen niya ang kaso. Ayoko po umuwi para naman magbayad sa warrant kasi naghahanap po ako ng bagong work. Okay? So what is your question? Ano po ang gagawin ko para hindi po ako makauwi? Yung warrant of arrest, hindi ka pwedeng ma-arresto. Pag yung warrant of arrest, normally, pag dito yan na issue sa Pilipinas, hindi yan pwedeng i-serve sa ibang bansa as a general rule. Except pag may extradition treaty sa bansa na yan, pwede ka ma-arresto. But pag extradition treaty kasi, kailangan naka-specify yung mga tinatawag na mga crimes. Normally, yung mga crimes na away mag-asawa, hindi yan kasama sa extradition treaty. Normally, ang kasama sa mga extradition treaty, yun lang mga heinous crimes at yung mga crimes involving international law, yun lang ang mostly kasama sa extradition treaty. For example, nag-aaway kayo mag-asawa under 9262, violation against women's rights, hindi ibig sabihin na pwede ka na ma-arresto sa ibang bansa. Yung warrant of arrest is territorial yan, except pag may extradition treaty. So, yun ang normal na explanation about warrant of arrest. Okay? Insurance ni Mama, namatay po siya sa May 26, pero na-decline po kami ng insurance sa claim. Okay, please tell me anong klase insurance yan, bakit na-decline kayo? Carewell po name. Okay, Carewell, HMO. HMO kasi, ito yung mga medical services, hindi naman yan regular insurance talaga na pag may nasawi, babayaran yung mga beneficiary. Yung HMO kasi, normally, pag mga hospital benefits, mga ganyan. But, yun say insurance, hindi lahat ng insurance ang babayad. So, don't forget that. So, bago kayo pumasok sa isang insurance, basahin nyo yung policy ng insurance na yan. Kasi sabi na, sa sinasabi ko pa before, yung mga contract kasi, dapat, bago kayo gagawa ng contract, may meeting of minds. Pag insurance kasi iba, pag insurance yung pinag-uusapan, normally, ang insurance company ang gumagawa ng contract, tapos ikaw, bilang isang kliyente, mag-yes or no lang, yun hanggang dun ka lang, yes or no. Okay? So, yun ang tinatawag na minsan, unfair yung nakasaad po sa insurance. Kasi, yung insurance na nakalagay dun, hindi naman based on your agreement. Minsan,
Desisyon lang yan ng insurance company, and ikaw bilang isang kliyente, you just say yes or no. Yun lang ang gagawin nyo. So, minsan, unfortunate po yan, lalo na sa mga beneficiaries. Pasyal po kayo dito sa Israel, yes, pupunta po talaga ako dyan sa Israel. Maybe soon, not now, lalo na ngayon na bawal po magbiyahe because of this COVID virus or ano yung pandemic ang tawag nila. So hopefully, mawala na itong pandemic na ito, but at least makapamasyal na po tayo kahit saan natin gustong pumunta, and at least may regular na buhay na po tayo, hindi ngayon. Ibang normal daw ngayon eh. New normal, pero normal na I don't know if this normal will last kasi it will really affect our economy and yung buhay po natin. Okay? We are about 189 views. Cancellation po ng birth certificate. Okay, how can you cancel your birth certificate? Si Lola po kasi patay na. Nagpa-process ng birth certificate sa agency. Ginawan po ako ng pangalan. Okay. So for example, may birth certificate ka. Then dalawa. Dalawa yung birth certificate mo. Okay. Pangalawa. Ano po ito? Pangalawa. Ay, pasensya na po. Parang natabunan yung decision yung yung kanya comment. Okay, for example, yung birth certificate. Okay, pag yung birth certificate mo, normally, isang tao, isa lang dapat birth certificate. Okay, I repeat. Ang isang tao, isa lang dapat ang birth certificate. As a general rule, yun talaga ang dapat nakasalat po sa batas. But minsan, alam ko, may mga tao dyan, may dalawang birth certificate, minsan tatlong birth certificate, iba-ibang pangalan. But that is illegal. And normally kasi ang birth certificate, isang tao, isa lang birth certificate mo. And importante yung birth certificate kasi yung birth certificate, yun ang unang requirement mo if you do transaction with the Philippine government. Like for example, how to get passport? Kailangan mo birth certificate to prove that you are a Filipino. O diba, yung issue ni sino yung may-ari ng ABS-CBN, Filipino ba siya or hindi? O, so, ang kailangan niya i-prove na yung birth certificate. Okay? Yung birth certificate, sino ang nanay niya, sino ang tatay niya, saan siya pinanganak. So, yun yan. Okay, based on law, he is possible a dual citizen. But, kailangan pa rin birth certificate. Ang proof ng birth certificate, yun ang unang proof mo kung saan ka pinanganak. Pangalawa, sino ang tatay mo, sino ang nanay mo. Okay? Are you a legitimate child or are you an illegitimate child? So, kailangan yung may birth certificate ka. So, dapat isa lang birth certificate mo. Kung wala kang birth certificate, you can apply for late registration. But as a rule, there should be a birth certificate. Kasi baka benefits. For example, if you are a beneficiary of an insurance, bago ka bayaran ng insurance, kailangan ka mag-present ng birth certificate proving na ikaw yung anak ng namatay. Kasi kung wala kang ganun, possible hindi mo makuha yung mga benefits mo. Sayang din yun. Okay? About legal separation, may babayaran po ba? Sa mayor po kami kinasal. Yes. Pagkaso, may filing fee yan. Okay? Normal, may filing fee talaga yan. Civil case. Okay? We are talking here of civil case. May filing fee talaga yan. Pero yung filing fee na pinag-uusapan natin, okay, nandyan po yan sa, yung filing fee, ibabayad mo yan doon sa court. Okay? And depende yan, ang filing fee, minsan, mahal, kasi may mga properties po kayo. Okay, pag may properties ang pinag-uusapan, depende yan sa value ng properties. May issue, for example, like issue about custody ng bata, another filing fee. Issue about support ng bata, another filing fee. So every issue, may filing fee. Tapos, magbabayad ka pa ng abogado mo. So depende din kung sinong kukunin mo abogado. So ibig sabihin, walang libre sa civil case. Okay? Unlike sa criminal case, pag nag-file ka ng kaso, for example, nag-file ka ng estafa, nag-file ka ng libel, nag-file ka ng serious physical injury or slight physical injury, wala pong filing fee yan. Magbabayad ka lang sa abogado mo, but sa fiscal office, walang filing fee doon. Okay? Another issue here is we are about 211 views. Okay? Pasensya po, kung minsan yung view, yung video natin, minsan hindi malinaw, minsan malinaw. So, ano po ang comment nyo po sa anti-terror bill? Okay, anti-terror bill, na-approve na yan. So, let's see.
I cannot give any comment as of now, okay? Because it's under the law, it's purely under politics pa kasi yan eh. So, we say politika, na pinag-usapan, yes, ang law kasi, may relation na sa politics. Okay? Wag, di natin dapat, yes, magkahiwalay ang politika, magkahiwalay ang batas. But minsan, bago ang batas, may politika na involved. Like for example, yung anti-terror bill, may politika na involved dyan. Kasi politika ang pinag-uusapan, debate, okay? Discussion ng mga congressman, that's politics. Policy making, that's politics. Iba yung politics na pinag-uusapan natin na yung ginagawa ng mga may pro-admin, may anti-admin, that's not the politics na pinag-uusapan natin. Ang totoong politika, if you define the meaning of politics, it's policy making. So, si policy making, yun, magdidebate si congressman, si senador, magdidebate kung tama ba na i-approve natin yung terror bill. So, that is politics. Pag na-approve na, dyan papasok ang batas. So, batas, implementation of the law. But, nung ginagawa nila yung anti-terror bill, or then, during the implementation of the anti-terror bill, don't forget, may saligang batas. Ibig sabihin, kailangan yung batas consistent sa ating constitution. Kasi kung hindi yan consistent sa ating constitution, it will be declared as unconstitutional, it will be considered null and void. So, depende yan kung ano yung mga baka possible yan na may magku-question talaga yan sa Supreme Court about the anti-terror bill, but we will know later on kung ano talaga yung purpose ng ating mga congressman, ating mga senador, and when approved by the president, let's see. So, if okay ba yung anti-terror bill na yan, okay? Okay, let's proceed with okay? Ang dami nagko-comment sa atin, it's about the comment. Ang kaso na ipinadala na deport niya ako using dole. Okay. May mga deportation kasi ang dole. Depende kasi yan sa contract ninyo. Okay. Hindi yung ang dole, hindi mag-deport ang dole. Don't forget that. When, kung ikaw, OFW, nandun ka na sa ibang bansa, as a general rule, wala ng jurisdiction ang Pilipinas sa'yo as a general rule. Okay? But may obligasyon ang Pilipinas sa'yo. But walang jurisdiction. Ang may jurisdiction sa'yo, ang batas sa kung saan ka pupunta. Yun ang mag-a-apply sa'yo. Okay? Lalo na pag criminal in nature ang pinag-uusapan. So, ang trabaho ng Pilipinas is just makisuyo lang sa government kung saan ka nanggaling, kung saan ka. Okay? Like for example, yung I think doon sa issue about Taiwan, issue about yung ipa-deport yung Pilipino from Taiwan. Sabi ng Taiwan, hindi pwede. So, the Taiwan government applies. Why? Because yung tao na yun, yung Pilipino na yun, nandun sa Taiwan. So, hindi mag-a-apply ang Philippine law doon. Ang mag-a-apply lang ang Taiwanese law. Ang mag-a-apply pag, but ang pinag-usapan yung about your merits, about yung obligasyon mo bilang isang asawa, yan, mag-a-apply ang Pilipino. Hindi naman pwede kasal ka sa Pilipinas, hindi naman ibig sabihin na nung nasa Hong Kong ka, binata ka o dalaga ka, hindi naman ganun. Kung kasal ka sa Pilipinas, kasal ka pa rin sa ibang bansa. Pag marriage ang pinag-uusapan. But kung pinag-uusapan natin mga batas criminal, criminal laws, for example, pag nanakaw, for example, mga pang-chismis, o yan, chismis, okay, libel, libelous yan. So, saan natin i-file ang kaso? Ang sabi ng batas, kung saan nangyari ang krimen, doon ka mag-file ang kaso. Kung for example, gumagawa ka ng libelous statement sa Facebook while you are in Japan, are you considered a violating a crime here in the Philippines? No! Na-violate mo ang crime dun sa ibang bansa. Sa Japan, hindi dito sa Pilipinas. Okay? Basic naman yan sa criminal law. Basic in criminal law, where the crime was committed, dun dapat i-file ang kaso. Okay? In criminal law. So, ibig sabihin, if nasa ibang bansa ka, Pilipino ka, may nangloko sa'yo, may nagnakaw sa'yo, doon sa Saudi Arabia, doon ka mag-file ng kaso sa Saudi Arabia, huwag ka mag-file ng kaso sa Pilipinas kasi madismiss ang kaso na yan.
Kasi very basic in criminal law, very basic yan na dapat ang crime where the crime was committed, doon ka mag-file ng kaso. As ba na, na pinagsalitaan ka ng masasakit at masasama na salita, okay? Pwede mo ba ikasuhan yung husband ko na, okay, na nagsasabi ng masamang salita? Yes! For example, if you are the husband, you're so, may ginagawa, may masama kang sinasabi against your wife, or kahit di mo wife yan, girlfriend, may karelasyon ka, binabastos mo yun. You can be liable under 9262. Under 9262, psychological abuse, emotional abuse. Yes, you can be liable. And pwede ka madimanda na pwede ka makulong under at least 12 years na kulong every action. So, ibig sabihin, hindi lang asawa, kahit girlfriend, kahit karelasyon, kalipin partners, then you have may ibang salita, verbal abuse, emotional abuse, pinaiyak mo yung babae na yan, sinaktan mo yung babae na yan, you can be criminally liable. Kasi may protection ang babae sa batas. Ang lalaki, paano naman pag lalaki, pinagsalitaan ng babae? May psychological abuse ba? May emotional abuse ba? Wala. Kasi wala namang protection sa husband. Ang may pwedeng manimanda si wife na tinatawag slander, libel, depende sa anong ginagawa. But not, walang tinatawag na psychological abuse or emotional abuse. Kasi very clear naman sa batas yan, yung emotional abuse, yung tinatawag na psychological abuse, applicable lang yan sa mga kababaihan. Okay? Another issue, we are about 221 views as of today. And by the way, thank you po sa mga followers po natin sa YouTube, sa Facebook. Last day lang, umabot na po tayo sa 100,000 more subscribers po sa YouTube. And yung views po natin sa YouTube, umabot na po ng 2 million views. And sa Facebook natin, we are approximately 140,000 mahigit the views on our subscribers. And yung mga videos po natin, yes, million na din ang inabot sa mga views po natin dito po sa Facebook. Okay? And this is just a for free legal advice, and this is just my advocacy to give public service sa ating mga kababayan by giving free legal advice po, lalo na yung mga nangangailangan. Okay, lalo na ngayon, hindi kayo pwede pumunta sa mga office ngayon because may ECQ pa, may mga GCQ pa daw. So I don't know kung kailan ito matapos. So we can use and avail the benefits po ng social media. Okay. Kung pwede yung kaso po na isang company sa isang empleyado, valid na po ba yun? Kung paano yung tanong nag-file ng kaso hindi po connected sa company, may chance ko ba ma-dismiss ang kaso? Okay? So yung mga depende kung anong kaso yan. Kung pag labor case, okay? Labor case, normally ha, kasi yung tanong niya, parang malabo ang tanong niya. Ang labor case, pag nag-file ka ng kaso sa amo mo or vice versa, hindi yan kasuhan, diretso kasuhan. Wala pang kasuhan ang mangyayari doon. Ang gagawin po ni labor arbiter settlement, baka may pag-asa pa na magkabalikan kayo. Or may mag-asa pa na magkabalikan kayo mag-amo. Okay? Hindi naman, hindi ibig sabihin magkabalikan relasyon. Hindi. Magkabalikan, ibig sabihin baka pwede ka pa bumalik sa trabaho, then yung amo tatanggapin ka pa sa kumpanya niya. So, yun ang ibig sabihin doon. So, settlement. Kung wala talagang pag-asang magkasundo, so that's the time that you can pwede na mag-file ng kaso. Okay? So, ang bilis ng oras natin, we are about 28 minutes ago. So, 28 minutes na tayong nagsasalita dito. Tony, kasal na po sa... Kasal sila sa Pilipinas. Pareho silang Pilipino. Nang US citizen since babae ang nag-divorce si lalaki. Ano dapat gawin na magiging single si lalaki? Okay. Parang Gigi mo yung tanong. Okay. So si babae at si lalaki, both Filipino, nagpakasal sa Pilipinas. After nilang nagpakasal sa Pilipinas, si babae pumunta sa US na naging American citizen. Ang tanong dito, kasi naging American citizen na si babae, nag-divorce siya. So si lalaki, automatic na maging
single dito. Automatic in the eye of American law. But kung gusto niyang magpakasal uli, kailangan pa rin iparecognize ang kasal. Okay? Hindi pwede basta-basta na i-approve yung kasal. Kailangan pa rin iparecognize dito sa Pilipinas. Ito ang tinatawag na judicial recognition of foreign divorce. So, how to recognize a foreign divorce dito sa Pilipinas? Kailangan mixed marriage. So, kung hindi mixed marriage, hindi pwedeng ma-recognize yan dito sa Pilipinas. I repeat, kailangan mixed marriage. So, that's one of the requirement. Kailangan mixed marriage. Second of the requirement is kailangan si foreigner. When I say mixed marriage, kailangan foreigner and Filipino. Okay? Pwede with Filipino, pero later on, naging foreign citizen. Okay? That's one of the requirement. Second, kailangan yung foreigner, kahit na former Filipino, naging foreigner, siya mismo ang nag-initiate na mag-file ng divorce. So, hindi pwede na si Filipino ang nag-file ng divorce. Kailangan ang foreigner ang nag-initiate of the filing of the divorce. Okay, pag na-initiate na of the filing of the divorce, so pag may divorce, kailangan kunin niyo muna ang divorce paper. Pag may divorce paper na, ipa-translate yan into English. Pag na-translate na into English, ipa-red ribbon yan or ipa-authenticate yan sa Philippine Embassy kung saan ka. For example, you are in Japan, pupunta ka sa Philippine Embassy doon para ipa-annotate yung certificate of divorce ninyo. Okay? If you are already in the Philippines, ipa-annotate nyo yan or ipa-red ribbon nyo yan sa Department of Foreign Affairs. Ipa-red ribbon yan na authenticated na yung English na translation tama sa Japanese na translation o sa tinatawag na for its Arabic translation, kailangan authenticate na tama talaga ang translation. Pag natapos yan, next nyong gagawin, pupunta kayo sa isang abogado, okay? Okay, mahingin advice. Then, pagkatapos, yung tinatawag na translated and naka-red ribbon na certificate of divorce, ipa-register nyo yan sa local civil registry of the City of Manila. So, kahit na hindi ka taga Manila, kailangan doon ipa-register yan sa local civil registry of Manila. Pag na-registered na doon, the local civil registry of Manila will issue a certificate na naka-registered na. Then that's the time that you can file judicial recognition of foreign divorce. So dadaan na yan sa court, okay? So after yung tinatawag ng administrative procedure, doon pala kayo pwede mag-file ng judicial recognition of foreign divorce. And kailangan ipaprove mo sa court na yan, na yung batas ng Japan, batas ng England, batas ng Saudi Arabia, o anong pang batas na yan, kailangan mapayag sila ng diborsyo. Kasi kung hindi sila po mapayag ng diborsyo, i-deny din yan ng court. Okay? First requirement, kailangan yung batas na nagbibigay ng divorce, pumapayag ng divorce with a foreigner. Okay? Okay, but yan. Second, of course, you need to complete all your documents for the filing of the divorce. Okay, kung hindi siya filing the divorce, filing of the recognition of foreign divorce. Kasi doon ka na na-divorce sa ibang bansa. I-recognize na lang dito sa Pilipinas. Yun ang tinatawag na judicial recognition of foreign divorce. Okay? Hopefully, clear po yung batas na yan. So, that is with respect sa batas about recognition of foreign divorce. Okay? Ang daming message. So, hopefully, masagot natin ito lahat. So, Norm, after this one, so, may hopefully, may malakas na po tayong internet para at least clear na po yung videos po natin. Kasi as of now, ang kbps pa lang natin sa video is 170. So, sobrang baba yan. Okay, yung si kbps, that's a technical term for the computer. So, mas maganda, malakas yung internet para at least malinaw, clear ang boses, and maganda pakinggan yung mga explanation po natin. Okay? So, hopefully, may bago na po tayong internet na malakas. So, bina-install po natin dito sa opisina po natin para at least ma-improve po natin yung quality of my explanation sa ating mga followers. Lalo na as of now, meron na po tayo, marami na po tayong mga followers, marami na po tayong subscribers sa YouTube.
And thank you for your trust and confidence po sa atin sa explanation. I think sa about this free legal advice, tayo po ang pinakamaraming followers sa lahat ng lawyers sa buong Pilipinas about this issue, about sa anything, about basta free legal advice na pinag-uusapan, tayo po ang pinakamarami. And nagpapasalamat po ako dyan sa mga followers po natin sa YouTube and sa Facebook. And ginagawa natin yan for, I think, for almost 10 years na natin ginagawa ito. And thank you po sa ating lahat sa suporta na binibigay niyo po sa atin. Okay. May mga daming kaso. Asawa ko po, kaso na act of lascivious next. Ata dahil tinakasan at hinanap mula barangay, nagtuloy siya maging child abuse. Kasi 14 years old po at yung hinipuan. Okay, ang asawa na hinipuan. 11 years ago po, tuloy pa din po ba kaso niya, nahuli ang kaso. Okay, so ibig sabihin, yung asawa ni, yung texter natin, babae, yung asawa niya, may kasong acts of lasciviousness. Hinipuan niya tayo yung bata. Okay, child abuse. But that was 11 years ago. So, ang batas kasi about mga ganyan, may expiration yan. But depende yan kung serious yung kaso. So, kung acts of lasciviousness yan, possible na yan expired. Kasi may expiration yan. And acts of lasciviousness, may kasi minor, may, pag, lalo pag child abuse kasi yung pinag-uusapan, hindi pa mag-expire niya sa 11 years. So, we need to know kung simple child acts of lasciviousness na ba ang kaso or may kasamang child abuse. Kasi pag may kasamang child abuse, hindi may expire yung child abuse in just simple 10 years. So, basta don't forget, pag may kaso ka, then ginagawa mo yan matagal na, kailangan natin malaman kung ano yung gravity ng kaso mo. Kasi doon natin malaman kung yung kaso mo, expired na ba yung kaso mo or hindi pa expired yung kaso mo. Pag expired na, pwedeng ma-dismiss ang kaso on the ground na expired na yung kaso mo. Okay? Last question po, attorney. May pinagsispisan po ang dalawang may relasyon na walang ebidensya sila. Pinakita at walang katotohanan. Tapos, pinagkakalat sa chismis. Ano ho ang dapat gawin? Okay? Ibig sabihin, yung kapitbahay mo yata chismosa. So, anong gagawin mo pag chismosa yung kapitbahay mo? You go to the barangay. Wag muna kayo magdemandahan. Go to the barangay, tapos let the barangay lupon settle your problem. Mas maganda ang lupon at mag-settle ang problema ninyo. Baka pwede pang magkaayos yan. Okay, kung hindi kayo magkaayos, pwede, the lupon will issue a certificate to file action. Then, pwede ka nang mag-file ng kaso sa fiscal office. Okay? I-file mo na kaso, yung tinatawag na slander. Slander, ibig sabihin chismis, slander. So, yun yung i-file mo na kaso. Pero mas maganda, may certificate to file action ka na galing sa barangay. Ibig sabihin, nag-share ka ng effort na makipag-settle, but walang settlement na nangyari. So, you have no other option but to file a case in court. So, here we are about approximately 38 minutes na. So, this will be replayed po dito po sa Facebook and it also be replayed po dito po sa YouTube tonight po. So, i-replay po ito. Then, hopefully, by next week or following week from now, i-improve po natin yung production po natin para at least very clear yung boses po natin, clear po yung videos, and of course, mabilis po maintindihan po natin mga followers and subscribers. And for free legal advice, please call me, Landline within Metro Manila, 0932-885-6203. I repeat, 0932-885-6203. And ask for appointment for free legal advice. Of course, yung appointment po natin, hindi pa physical appointment. We can do Zoom meeting. So, online meeting din. Wala na magbayad po yan. So, i-schedule lang po natin. So, anywhere in the world, we can do Zoom meeting for free legal advice. And please, po sa ating mga followers, at lalo ng mga viewers natin ngayon, please ask your friends, your kapitbahay, your kung sino ba niyan, na to follow my Facebook page and sa YouTube page man. And please, i-click mo lang yung subscribe dyan, subscribe button dyan, bell button, i-subscribe. Yung follow link dyan, i-click nyo lang yan. Pero at least, may mga followers po tayo, may mga tinatawag subscribers po tayo. And in this simple way, I can do
little public service sa ating mga kababayan, lalo na yung mga followers natin, mga OFWs. Mostly kasi mga followers po natin, mga OFWs. So thank you po sa pag-subscribe po dito sa YouTube page po natin and sa Facebook page. By the way, yung Facebook page po natin, facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po!